Welcome sa ating channel mga tol. Sa video na to ay ating pag-uusapan ang umano'y pagkakulong ni Albert Pagara na ngayon inlipat na sa Cebu City Jail. Pero bago po natin ituloy ang video ito ay mas mabuting mag-subscribe ka na para updated ka sa video na ating i-upload. Albert Pagara, isang kilalang boksingero mula sa Cebu na ngayon nahaharap sa kasong rape dahil nga raw sa pangmumulistya ng isang babaeng minor de edad pa lamang. Noong September 3, 2021, matapos raw makumpleto ang mga ebidensya laban sa kanya, ay sinampahan ito ng kasong rape at ikinulong sa Pardo Police Station, Cebu. Naging matunog naman ang mga haka-haka na kumakalat ngayon sa social media na nakalabas na nga raw si Pagara matapos itong ipahayag ni Cuadro Alas Janriel Casimero sa pamamagitan ng vlog sa kanyang YouTube channel kung saan ay kausap niya ang isang pulis na nakadestino kung saan nandoon nakakulong si Pagara. Ba? Oh, i-idol Pagara ba? Oh. Okay ra? Nagagawas na? Oh. Oh. Ano talaga kanang ano ba kanang sexual harassment na to ba dito? Obus rayang kaso ba? Mayo. Para maka... Naan siya ako ay December na doon? December, oh. Quarantine niya ka rin doon? Quarantine, oh. 10 days. Uh-huh. Eh, salamat siya doon lang. Kaya mo yung video call ba? Sige ko. Sita, timagod na ba? So guys, ngayon, nakalabas na si Pagara, di ba? Ito ay ating lilinawin mga tol. Ayon mismo sa Newsbeats ay hindi pa raw makakalaya si Pagara na kinumpirma nitong September 8 lamang. Ato lang klaruhon mga ka-super ha, unang nipadayagno si WBO Bantamweight Champion Janriel Casimero nga nakagawas na, nakapiansa na si Pagara but matod sa hepe sa Pardo Police Station mga kasuper kundi gibalog si Pagara matod niya nga anaa pa sa selda wap a nakagawas si Pagara mga kasuper samtang nagproseso pa sa iyahang piyansa. So I hope no clear sa tanan, klaro sa tanan sa mga balita nga nanggawas karon nga nakagawas si Pagara matod sa hepe sa Pardo Police Station nga wala pa anaa pa sa selda si Pagara o padayon pa nagproseso sa iyahang piyansa. Sa ngayon ay inilipat na nga si Pagara sa Cebu City Jail kung saan ay pansamantala niyang kulungan habang dinidinig pa ang kaso nito na sexual harassment. At bukod dito ay hindi pinayagang makapiyansa kahit na nanghingi na ito ng patawad sa batang nabiktima nito. At hindi pa naman ito napatunayan sa korte. Kaya iwasan muna nating manghusga sa ating kapwa. Lahat naman tayo ay nagkakamali dahil tayo'y tao lamang nasisilaw sa mga patibong ni Taneng. Ito lang muna ang update natin mga tol. Salamat sa panonood at suporta.